Okay, so magandang buhay muli sa kanilang lahat. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa circuit number 2, convenience outlet. That is 20 pieces. Dahil yan ay 2 gang, 2 outlet per gang, 2 times 10 pieces, that is 20 pieces. So natapos na po natin yung lighting outlet. Kaya dito sa riser diagram, sa door A, B, C, and D, nalagay ko na po 15 amperes, 15 amperes, 15 amperes, 15 amperes sa circuit number 1. So ang size ng wire nito ay 2.0 mm squared. Ang size ng conduit niya ay 15 mm phase. So typical load, kaya pare-parehas po yan. Maraming salamat po. Dito tayo ngayon sa circuit number 2. Okay, sa circuit number 2, ito yung formula natin, ay full load current is equals to number of CO times 180 watts per CO divided by supply voltage or E. Yung 180 watts, yan ay constant. Equals 20 CO, ayun, times 180 watts per CO divided by 220 volts. So, cancel CO. So, 20 times 180, 3,600 watts divided by 220 volts, ay full load current ng 20 pieces CO is equals to 16.3636. Ayun, 3,600 divided by 220, we have 16.3636 amperes. Okay, titignan natin sa table para sa convenience outlet. Ayun po, hindi pa umabot sa 20 amperes ang capacity ng wire. Kaya ang branch circuit breaker na gamitin natin ay 220 ampere trip circuit breaker. Dito po, 220 ampere trip circuit breaker, dalawang piraso. Size ng wire natin, branch circuit wire, use 3.5 mm squared THHN copper wire. Ayun, 3.5 mm squared. Ayun. Then, THHN copper wire. Then, size of branch circuit conduit, 3.5. Then, dito tayo. Ayun. 15 mm phase or 1 half inches inside diameter. Apat ang papasok doon na 3.5. Yun, apat na papasok na 3.5 mm squared doon sa 15 mm phase or 1 half inches inside diameter conduit. Or gagamit tayo ng PVC or IMC. Pagka mayroon tayong budget, gagamit tayo ng metal, intermediate metal conduit. So, ayan po ang computation ng circuit number 2, convenience outlet, 20 pieces. So again, maraming salamat po. Isusunod na po natin yung circuit number 3. Circuit number 3 para sa branch circuit computation. God bless us all.